gadget. This is K-Gadget Clinic. Yung ating video tutorial na gagawin ngayon is about sa video editor ko. Kasi marami pong nagtatanong sa akin about dito kung ano daw yung ginagamit kong video tutorial. Ay, video tutorial, video editor. So, ang gamit ko po, gamit ko pong video editor ay ito po, Film Master na modded ni Tohim Channel. At Tohim Channel, ni Tohim pala. So, ito pong Film Master na ito is modified na po siya. So, wala na siyang watermark. So, i-visualize ko lang po sa inyo kung ano ang meron, ano ang kayang gawin at kung anong pwedeng gawin dito sa video editor na ito. So, tara, pasok na tayo. No? So, una, pagka gagawa kayo ng project is, unang-unang gagawin natin is, i-check mo po natin yung mga icon na nasa labas. Ano? So, ang creator niya ay si Tohim. So, hindi ko alam kung in Bangladesh siya or Thailand. So, ito pong settings na ano, unang bubuksan natin. Tayo. Ayan. So, ayan po. Ipad natin. Ha? So, ayan. Ipad natin. Dito po, yung information ng software. So, ito nga po yun. Naka-license po kay Tohim. Then, Paint Master account. Pero kung meron kayong account, pwede nyo rin po ilagay mo dyan. So, about Paint Master po. Paint Master can create, edit, and share lang siya. So, yung device capability niya, ito yung klase ng uri ng video graphics. Kung 720p ba siya, ay 720p ba siya, or 1080p. Ngayon, kung gusto nyo pong ilagay sa 1080p yan, lagay nyo lang sa higher resolution, then run nyo yung analysis. Pero bago nyo gawin yan, punta kayo dito sa experimental po. So, kung gusto nyo 80p, kailangan naka 240 fps kayo or 60 fps po. Sa akin, 60 lang yung nilalagay ko kasi masyadong mabigat na to. Hindi nakakayanin ng RAM ko. So, balik kayo ulit doon kay capability, then lagay nyo sa high resolution, then dilipat po siya, yan po, 1080p, 720p, and 520p. So, run nyo po yung analysis para hindi siya mag-error. kasi, kaya ko po ni-run analysis yan is para ma-avoid natin yung mga bug, like kung mag-e-export kayo, tumitigil siya sa kalahati. So, yung application na to is i-upload ko po. Mamaya ilalagay ko sa video description para magamit nyo rin po. So, credits etong software na to kay Tohim na siya nag-modify. So, yun ang mga ka-gadget. Yung software na to, marami itong kayang gawin. Kaya niyang mag yung naka-fast forward, naka-slow. Pwede ka mag-create, maglagay ng mga iba't ibang effects. Pwede mo rin gawin yung gusto mong gawin sa mga letra. Marami po, marami siyang pwedeng gawin. So, nasa inyo na lang kung anong logic ang pwede niyong gawin dito. So, sa ngayon po, ang ibibigay ko lang dito sa video editor na ginagamit ko is yung visualization niya lang po. The following days, gagawa tayo ng isang video tutorial kung paano gumagawa ng intro at paano paano siya mag-edit ng video. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo kasi
dun sa mga kotik ko na YouTubers din, nakikita ko yung mga green screen eh hindi pa nagubura. So dito kaya natin burahin yon. So tara na, start na tayo. So finish na tayo, so punta tayo ngayon sa pinaka-ambience nung Paint Master. So eto mga to, wala na to mga to, kasi project na yan. Kunwari, gusto nyo baguhin yung project name, sabihin na natin tutorial. Ayan. So automatic, pag nagawa kayo ng project, yun ang lalabas yan. Kunwari, eto green screen, pili tayo ng green screen na maganda. So, hanap tayo. Ito yung Paint Master. So, ito. So, then next. Next lang natin. Next lang na lang natin. So, yan. So, ito yan. So, una natin gagawin yun, no? Yung itong taas is 4 back yan. Yan. Tapos, automatic save po yung ating project. Kunwari, nagkamali kayo, na-home nyo agad, nag-i-edit kayo, na-home nyo. So, automatic magsisave siya. So, click nyo lang yan. Then, pasok. Then, ito naman is for captured. Ika-captured nyo. Kunwari, kung anong image ang gusto nyo i-captured. Kunwari, nag-i-edit kayo ng lumilipad. So, yung image nun, gusto nyo i-captured kung hanggang saan yung paglipad niya. So, yan ang gagamitin nyo. Pwede captured and save. Captured at to add clips, pwede siyang gumawa ng panibagong layer. So, dito naman is yung para sa adjustment to ng volume and sa kung paano siya magpipade, fade out, fade in ng video nyo po. Ayan. So, editing. Ayan. Kung anong duration ng video nyo. Full clip. Tapos yung video, yan nga yung fade in, fade out. Tapos yung audio. Yung settings lang po yan. So, then eto naman, kunwari, marami na po kayong layer. Hindi nyo na makita yung baba. Click nyo lang. Ah, sus. Ginoo. So, click nyo lang po ito. So, ayan, makikita nyo. Naka-highlight. So, kung ayaw nyo makita to, tanggalin nyo yan. So, nandito lahat ng layer nyo. Kung may 100 layer kayo, makikita nyo lahat siya. So, back natin, ano? So, dito naman po, sa media, is ito yung kung mag-i-input tayo ng isang sa layer, yan po, ito dito, sa unang layer, yan, kasi yan yung pinaka-importante nyo. So, pipili ka lang ng gusto mong video, then papasok siya, katulad kanina, pumili tayo ng isang video, pumasok siya. So, dito po yon sa media. Then, ano nga ba itong layer? Sa layer po, may media na naman siya. So, once na nag-impact tayo ng isang video sa layer, dun sa mismong layer niya, is papasok lang siya dun sa pangalawang layer. So, ito po yung first layer, second layer. Ito yung main project nyo, ito yung second layer nyo. So, yan. Yan po yun. So, then, paano nga ba siya? Kunwari, nagkamali ka ng lagay, gusto mong i-undo, o kaya i-redo. So, click mo lang itong circle na bitin. Yan. Mag-a-undo yan. Hanggang sa mawala. Then, redo naman yung kasunod niya. O, diba? So, yun na, no? So, next, gusto kong tanong nga pala ng karamihan. Meron bang mga effects na pwedeng i-download dito? Sabi, yes po, kasi modded na po itong software na ito. Bukod sa modded, may mga built-in apps na siya. So, katulad nito, pwede mo siyang baguhin ng ambience. Ayan. So, try natin i-play. Nakikita nyo kung anong pagbabago. Diba? So, kumbaga siya na yung mamimili ka na lang ng effects sa kanya. Dito yan sa effects. Effects yan. Pwede mong baguhin. Then, play mo. Pwede mo rin pong palakihan yan. Kung anong gusto mong laki. So, yan. Makita nyo. Para siyang nag-wave. So, back natin. Ano. So, paano ba mag-delete? So, yan. Nakita nyo po yung trash can. So,
Yan po yung delete. Then next, ano pa ba yung pwede niyang gawin? Bukod sa paglalagay ng effects, pwede ka pong mag-import ng text. Ayan. Then, pwede mo lakihan. Then, on. Namimili ka. Ngayon, kung wala po kayong tawag dito, kung gusto nyo maglagay ng panibagong font, ituturo ko po sa inyo, ilalagay ko rin po ito dyan sa description ng video ko, ano. So, invite muna natin to. So, kasi hindi ko pa siya na-install. Hindi ko pa siya na-try. So, download nyo lang po yung KM Cane Master Font Installer. So, ayan. So, siguro ito, sa susunod na video tutorial ko na siya gagawin ano. Bakit? Ayan. So, ayan. Mamimili ka lang ng font kung saan yung na-download mo na font. Kasi wala ako pa akong na-download na font, ano. So, balik tayo ulit kay Game Master, ano. Kasi dito, ito yung unang video editor na nagustuhan ko sa kanya. Kasi yung una kong ginagamit na video editor is yung After Effects, ano. So, ayan. Then, balik tayo ulit dun sa editing. So, next, punta tayo kay overlay. Si overlay po, kaya niya pong mag-handle ng mga tawag dito. Mga effects, katulad po, ito, oriente. So, pwede mo siyang lakihan. Ngayon, click mo siya. Then, pwede mo lakihan ng ganyan. Then, makikita mo yan kasi naka-green siya, no? So, mamaya papakita ko sa inyo pagtanggal naman ng green. So, lagpasan muna natin siya. So, sa text, nasabi ko na si writing naman po is yung nangyari. Kumuha tayo ng circle. Pause muna natin. Circle. Circle, square pala. Mali. So, lagay natin yung black. So, kunwari yun, ganyan. Rigo na yan, rigo. So, yan, kunwari ganyan. So, nakita nyo, ayan, meron siyang rectangle. So, pwede nyo rin po yung baguhin. Pwede mo siyang lagyan ng ito. Pwede siyang counter. Tapos, try natin kung paano ano niya. Ito na ba na? Wala yung ating handwriting. Kasi nga, ganun muna tayo na ano. Normal.
Ayo. Nakita nyo, yan yung pwede mong laro-laruin in order sa gusto mong mangyari. Pwedeng fade, pwedeng write, pwedeng erase, pwedeng erase stroke. So, pwede ka rito maglaro-laro ng kung ano yung pumapasok na logic na gusto mo sa isang letters, pwede mo siyang gawin yung nawawala ng kusa yung mga letters. Pwede yung dito. So, marami kayong magagawa rito sa King Master. So, tapos na tayo rito sa layering. Punta naman tayo sa audio. Sa audio, pwede tayong mag-download online. Wala. Pwede kayong maglagay ng sarili nyong song. Ayan. Pwede kayo mag-download, pwede nyo ilagay. Ayan. Background song. So, pwede rin sa album, mayroon siyang built-in. Ayan, may download siya. Music, pwede din, mayroon din siya. So, hindi ko maintindihan kung bakit. Ayun. So, dito po, sa overlay tayo, yan, pwede nyo pong i-download yan isa-isa. Pwede naman dito, sa mga built-in font niya. Then, music, meron din siya. Pwede nyo pong i-download yan, kasi free na yan. Then, dito naman sa studio audience, meron din siya. Then, cinematic, o yung mga transition na gusto nyo, pwede nyo po rin i-download yan. Then, folders, music, artist, genre, kung ano yung category na gusto nyo. So, yun po. Dito po lahat, mada-download sa overlay. Pwede kayong pumunta sa special effects. Ito yun. Yan. Then, reaction. Pwede rin yan. Professional. So, marami po siyang mga effects na pwede nyong gamitin. Sounds, decorate. Lahat na nga siguro na andito na eh. Kayo na lang yung kulang. Diba? So, yun. Then, tumako naman tayo dun sa, unari, nag-video kayo, walang sounds. Gusto nyo lagyan ng sounds. So, click nyo lang po yung recording. Then, run nyo tong inyong video. Then, start nyo. Ayan, unari, nagsasalita na ako. Yun na yun. Yung ganto ganyan. So, pag delay nyo po yan, automatic, maririnig po yan. So, play. So, yun. Depende po sa inyo kung ano yung gagawin yung logic sa inyong video. So, dito tayo dumako sa ng mga kagadget, sa ating ito po. Naka-download po tayo ng green screen. Ito. So, palagay na natin dito, ito. So, lagyan natin siya ng ito ang start niya. So, putulin natin siya. So, tanggalin natin itong yan. So, paano ba siya tanggalin? So, click nyo lang po yan. Then, trim. Then, pwedeng right side. Back. Pwedeng left side. Back. Wala. So, ayan. Trim natin ulit, ha. Matapitaan. Alam ko, marami pang hindi nakakaalam sa pagtatanggal nito eh. So, yan, click. Then, trim natin. So, ang tatanggalin natin is doon sa right side. So, yan.
So, ito po yung green screen nyo, ano, na gusto nyo siyang matanggal, ilipat dun sa pinaka-video nyo. So, try muna natin mag... try muna natin itong isave. Save natin yan. So, yun. Then, gawa tayo ng panibagong layer. So, sample lang tayo ng video, no? So, kunwari itong video na ito. Kunwari itong ano na to, itong picture na ito. Ay, ano na pala to? Video na pala to. Ulit tayo. Try na natin. So, habangan natin siya. Then, ngayon, ilalagay natin ngayon yung may green screen, ano? So, media. So, eto na siya. Pwede nyong i-control ng lakihan, yung sakop yung buo. Pwede nyo naman i-off. Pwede naman pag-ento, pababa, gilid, hilip. Ayan. So, mas mainam kung font lang. Ikayo mismo kung mag-a-adjust. So, lagay nyo siya dyan. Then, after, okay nyo. So, eto na yung sinasabi ko. Tatanggalin natin yung background niya. Basta naka-green screen siya, eh, madali na yon. So, click nyo si chroma key. Then, on nyo. So, nakita nyo na wala. So, yun. So, kayo nang bahala mag-adjust kung paano nyo i-adjust yung para mawala yung pinaka-green na shadow niya. So, try natin, ha. So, lakihan natin yung ano, dito natin para makita natin na ito. So, ayan, ha. So, medyo nag-blurred siya. So, click pa natin. So, maki. Then, yung join. So, makikuli. Then, yan. So, pansinin nyo yan. So, wala na siyang green screen. Yun na yung pinaka-ano niya, diba? So, yun yun mga ka-gadget. Ano? Mas marami siyang function hindi siya magiging bigat sa iyong bulsa. Dahil ang premium nito mataas po, nasa 200 yata. For 1 month lang po yun. So, ano pa ba yung pwede natin gawin sa kanya? So, kunwari, lagay tayo ng background black. So, background. So, lagay tayo ng text. So, hindi na natin pensakit. So, hindi na natin. Mag-uwi natin yung font. Ayan. So, pahabain natin yung ating font. Next na gagawin ko rito, gagawa tayo ng intro. Sa next video natin. Ha? Hindi muna sa ngayon. So, eto lang muna. Pinapakita ko lang sa inyo yung pag-explore nitong King Master. Kung paano siya gamitin ng maayos. So, yan. Then, punta tayo ng effects. So, yan. Lighting. Punta tayo sa lighting. So, eto. So, ito lang yung pinaka-video niya. So, hanggang dito lang. So, cut muna natin to. Cut natin ulit. So, pag pinlay nyo yan, hindi makikita ngayon yung pensa.
So, ang ganito ang gagawin po natin dyan. So, gusto nyo yung siyang ilagay sa likod, pwede nyo yung isend to back. So, try nyo ah. So, diba? Pwede rin yung ganito. Send to back. Bring to front. So, yan. So, nasa harap na siya. Pwede nyo naman gawing punta tayo dun sa bending. Sa bending, marami siyang pwedeng gawin. Pwede niyang i-hard light, pwede niya i-screen, pwede niya i-overlay. So, kung i-overlay mo yan, wala siyang mangyayari. Kung naka-normal siya, tatakloban niya yung text niyo. So, try niyo i-screen. Tapos, i-play niyo. Diba? Para rin siyang nasa back. So, ang kagandahan nito, pwede kang maglagay ng ng iba pang SFX na mga ano, katulad ng mga smoke effects, fire effects, marami. Pwede kang mag-download doon sa ano, sa just sa YouTube, pwede rin sa Google. Marami naman nada-download noon. So, katulad ng ganito, ayan. So, ayan natin, narayan. So, tanggalin natin tong si so, paano siya i-drag sa unahan? Click nyo lang yan. Kailangan wala siyang na-highlight. Then, hold nyo lang yan. Pwede nyo lang laro-laro yan yan. Saan nyo nilipat. So, next na ituturo ko dito kung paano mag-animate ng letters, yung pagagalawin niyo yung letra or yung isang image lang pagagalawin niyo. So, ayan. Click natin ulit. Then, punta tayo sa bending. Then, screen natin. Then, try natin kung ano mangyayari. So, wala. Kasi, naka-screen siya. So, try natin i-lightning. So, wala pa rin. Try natin uli normal. Bakit wala? Screen to front. Alit na tayo ng ibang nangyayari dyan, pwede nyo gawin, gawa kayo ng text. Then sa text, saan yung text? Text, lagay nyo kunwari kay Kensaki. Bastos. Ayan sa kanyan. So, lakihan natin. So, sa kanyan sa kanyan, kunwari.
Lagay tayo ng 100 din. Pwede na lang sa dumi na pupunta. So, pwede niya habaan. Ayan. Bago. Rasa.
Ayan. Diba? So, yun mga kagadget na naman i-visualize ko na sa inyo about itong si K-Master. So, kung sakaling napanood nyo itong ating visualization kay K-Master, pwede nyo pong i-download yung application sa baba sa video description. So, yun mga kagadget. Kung kayo'y bago sa aming channel, napanahan sa aming video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell para sa mga susunod ko pang video, tutorial, updates. So, medyo nabubulo na ako. So, hanggang dito na lang yung video. Alam. May sakit at tulog.